information na kay kasi marami na natanong kay Secretary Bongo pare. Paano nyo ba pinaprocess yung mga papers for clarification lang? When you receive the maraming nagre-request sa opisina ninyo, paano nyo I'm sure hindi mo lahat ng papers hindi mo nababasa lahat at pinababasa mo lang doon sa mga sa tao mo. Paano napaprocess at na, pagkatapos mo ibigay doon sa kung saan agency nagfa-follow up ka ba o binibigay mo lang at based on the request of sinong nagbigay ng mga papers? Your Honor, pag may laman naman yung complaint, nire-refer po namin sa appropriate departments or agencies. At minsan naman ay sumasagot naman sila. Yung iba naman, humihingi ng tulong, hospital, medisina. Binibigyan rin natin ng tulong. Paiba-iba pong dokumentong pumapasok sa amin. Pinresent ko po kanina 23,000 as of today po ang pumasok ng mga dokumento sa opisina namin. Okay, direct question. Paano na may idea ka ba paano nadawit o dinawit yung pangalan mo dito sa issue na to? Your Honor, actually, in-explain ko kanina, nandito pa si Senator Trillanes. Nakita ko lang po ito nung lumabas na po sa Rappler yung papel. Sinasabi nga ni Senator Trillanes na hindi raw fake news yan. Masasabi ko pong fake news yan, Your Honor. Ready na siya. Mr. Chair, may for the benefit of those who do not see that, may we ask sir, that it be read so that we can place it into the records. Sir, i-explain ko mo lang po sandali. Okay, pag-explain. Kaya ako nasabing fake news po ito. Kasi unang-una, nakalagay, Bongo intervenes in 15.5 project to acquire Philippine warships. Malisyoso. Hindi pa nga nila sigurado kung nag-intervene ako. Alam ko ito, intervenes ka agad. Pangalawa, yung amount, 15.5 billion. Ano bang pinag-aawayan dito? Kanina pa tayo nag-uusap dito. CMS. Hindi na yung ship mismo. Pero nilagay nila 15.5 billion. Pangatlo, nakalagay dyan, binaliktad ko yung desisyon. Binaliktad ko ba? Meron ba akong ginawang pagbabaliktad? Your Honor, andi dito naman po lahat ng mga gentlemen from Philippine Navy. Sir, since nandito na rin tayo, pwede nyo isa-isahin lahat. Kung meron ba akong tinawagan, tinanong, o nag-influence man lang ako na para ibaliktad. Isa lang. Pag may nakapagturo, paglabas ko rito, I will resign. Pag merong, kapag sabi na, if I intervene. Kung meron man. Sir, since binigyan niyo na po ako ng pagkakataon, masyadong mahaba yung technical na in-explain ni Senator Trillanes kanina. Sasagutin ko lang po kung ano yung trabaho namin. Yung trabaho ng PMS, kung merong complaint, at hindi po nag-intervene si Yusek Lau. Wala siyang ginawang intervention, wala siyang ginawang pakikialam at nag-influence siya sa mga Navy na to na ganito. Wala po. Tinawag lang niya, pinakinggan lang po niya. Hanggang doon lang po. Pwede niyo naman pong tanungin yung mga Navy. Since napag-usapan po natin itong fake news, sir, aside from the nag-umpisa po ito sa story ng Inquirer noong umaga. Paki-slide. Yun. Palas had special interest in Navy selection of weapon system supplier. So medyo malisyoso, hindi pa nga sila siguradong may pakikialam na ginawa. Yan yung umaga. Nung gabi,
yun na yung lumabas yung itong intervenes. So nagalit nga si Pangulong Duterte nung sabi niya, you prove it in 24 hours, Bongo will resign. Lumampas na lang po ang 24 hours, wala naman silang na-prove. Actually, yung pinresent ni Senator Trillanes kanina, exactly the same documents na nilabas ni Congressman Alejano sa Rappler. The same! Ang hirap intindihin eh, kasi masyadong technical. Ganito na lang po, tutulungan ko na lang po ang taong bayan para maintindihan niya. In layman's term lang po ito. Medyo, sa simpleng pagkukumpara, kumbaga, itong proyekto na to, tapos na to eh. Nung March, nagkaroon ng opening. Nung June 2016, March, nung panahon ng Aquino administration, June 14, hindi ko to malilimutan kasi birthday ko to. Nag-post-qualify sila sa Hyundai. Pinirmahan ni Secretary Lorenzana yung kontrata noong October 24. Ayon sa pagsusuri na namin, January, ito yung pumutok itong issue na to. Ang tanong dyan is, on our part lang ah, pwede pa ba kaming makialam? Pwede pa ba naming baguhin? Ang makasagot sila, wala. Walang nakialam, walang binago, at hindi kami pakialamero. Simpleng pagkukumpara lang po, itong ship na to, kunwari, ito yung Hyundai Starex. Binili na nila in order. Gusto ngayon ng Hyundai, bumili ng choice nila na sound system. Hindi ko naman minamaliit, pero para maintindihan lang po ng taong bayan. Sound system, gusto nila Samsung kasi kapwa nila Koreano. At gusto naman ng siguro ng Navy, ng higher brand, siguro mas maganda yung tunog, gusto nila yung Boss. At nirerespeto naman natin yan. Hindi ko na ma-explain yan, trabaho na po nila. Yan yung pinag-aawayan ngayon dito. Ito yung kanina pa nilang, naubos na po yung oras natin dito sa hirap pa intindi. So, in-explain ko na lang po. So, yan yung layman's explanation. Balik ako dito sa fake news na to, sir. Ito naman pong Rappler, aside sa tatlong issues, nag-intervene, yung amount, malisyoso, hindi naman yung amount na yung pinag-usapan, at binaliktad ko. Kaya ako matatawag na fake news, sobrang malisyoso. Meron pang isang report yung Rappler, pakita nyo po, regarding revolutionary government, AFP, DND, assure Roberto, no support for it. Yung side lang ni Robredo yung pinakinggan nila. Tapos ngayon, sinasabi nila na ganon. Tanungin nyo si SND, tinanong ba nila? Kung sinabi ni SND yon, Chief of Staff Guerrero, tinanong ba nila? Kung sinabi nila yun? Masyado malisyoso. Iniintriga nila si SND, si Guerrero, kay Pangulo, para magalit si Boss sa kanila. Yan yung mga fake news na sinasabi ko. Sana kinuha muna nila ang panig ni SND at saka ni CSAP. Another, vlog lang po ito ah. Hindi ko alam kung sinong another classic example of fake news. Please pakiyan nung hindi nyo ma-play. Ito, yun o, lumabas na isang araw. Pero yun yung puro mga litrato dyan. Litrato nung story ng CMS, picture ni Lorenzana, DND, Assure Robredo, no support for... Nangingintriga po. Inuudyokan ang Pilipino na mag-revolusyon kasi malapit na yung EDSA anniversary. Alam niyo po, nagsalita na ang Pilipino with 16 million votes. Hanggang ngayon, ang popularity ni President Duterte, 80%. Kasi po, alam lang tao, nagtatrabaho siya. Hindi pa ba sapat ito na mandato ng Pilipino? Inuudyokan nila na mag-EDSA 3. So, tingin niyo ba, magpapaloko pang mga sundalo?
Alam naman nila na mahal ng Pangulo ang kasundaluhan. Nagtatrabaho. Hindi po sa inaano ko si Pangulo. Ako kasi yung nakakakita araw-araw sa ginagawa niya. Nagtatrabaho araw-araw kahit sa edad niya. Nakita niyo naman, 9 beses pumunta ng Marawi. Inaabot ng gabi sa lugar ng digmaan. Ito ang Pangulo nagpapakamatay sa bayan. Ngayon, I am fully requesting the Senate na ipatawag naman ulit to resume the hearings on fake news at ipatawag ang gumagawa nito. At sagutin nila ang pang-intriga, pag-u-joke at paninira. Pwede naman siguro sa Public Order and Security or any appropriate committee. This is serious. Inintriga nyo ang Chief of Staff, ang SND, na alam naman natin matatalino at magagalang ang mga to. Ang problema sa fake news na ito, ang satisfaction nilang sumulat ng paninira. Rappler, sana sumulat naman kayo ng magagandang pangyayari. Makakatulog pa ba kayo niyan? Para na rin kayo nakapatay ng tao, makonsensya naman kayo. Biktima ako dito. I am challenging Rappler and Inquirer to put on your headline tomorrow. Paano naman? Kailan nyo ba sinulat na Bongo innocent and did not intervene? Bakit puro intervene? Puro bad news. Alam kong alam nyo. Alam nyo, ang nangyari, you are undermining the duly constituted authorities. President Duterte is mandated by the people. Magsalita na ang taong bayan. Antayin na lang po ninyo ang inyong panahon. Nagmamadali po masyado kayo. 2022, uuwi na po kami ng Davao. Salamat. Thank you, Secretary Bongo.